kung ano ang mga dinede nyo nung maliit pa kayo, bakit kayo ganyan. Hindi ko rin alam kung anong mga pinagkakakain nyo kung bakit nawawala ng sustansya ang inyong mga brains. Siguro kakakain nyo ng nudo. Shout out din po sa iyo. Ha? Ito yung si ano, si Berador. Shout out kay Javier De Leon, dating Berador. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Kumusta kayong lahat at kumusta ang inyong buhay-buhay? So malapit na naman ang Pasko, mga kapatid. Kaya sabi ko, Merry Christmas sa inyong lahat at sana maging masaya kayo sa araw ng Pasko. So mga kapatid, kaya nandito tayo ngayon kasi nakita ko yung video nitong si Derek Noelsa kung saan gumagawa siya ng reaction video dito sa reaction video naman ni Bayuna TV. Si Lods Bayuna TV, alam naman natin na talagang idol ko yan, si Lods Bayuna TV. At ginawa naman ang reaction nito si Derek Noelsa. Iwan ko ba dito kay Derek kung ano ang nakain nito at ginawa ng reaction video itong si Lods Bayuna TV. Kaya samahan nyo ako, mga kapatid, at panoorin natin kung ano ang magiging reaction natin dito kay Derek Noelsa o sa tinatawag nating si Kambal. Kambal ni Kalinga Prab. So tara, puntahan natin. Ang sarap talaga magbuhay. Ang sarap. Buisit ka. Sinusukat. Maging. Wow. Ang kapal lang mukha. Well, wala naman kayong choice kundi makinig sa akin at pagtsaga ng lahat na aking sinasabi. Lalo na pagdating sa aking karakteristik. Well, nandito dito na naman po tayo at maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay, pagsuporta at pagmamahal sa ating pong YouTube channel, Derek Noelsa. At ito nga, no? Ito naman ay hindi naman tayo magtatagal sa ating mga pag-uusapan. At ito nga po ay napanood yes. natin yung mga issue nyo dyan, lalo na kay Ate Maribik, no? Doon sa nilabas nga na video ni Mr. Joel... Kalma lang, Derek, kalma. Salcedo. Ewan ko ba kung bakit ang daming kaso ng tao na ito. No? Hindi wala naman tayong personal, pero siguro pag-usapan natin ng konti kung ano yung nagiging problema. Kung kaya tumaas na naman ang presyon ni Boss Bayuna TV kasing taas ng kanyang mga high notes na kinakanta. Alright? So mabilisan lang, panoorin natin. Ikaw, Joel Salcedo, ang tinutukoy ni Kuya Val na vlogger na sana huwag makialam. Pero hindi ka nakatiis. Nagpa-video ka, nagpadala ka ng tao doon, nagpa-video ka para mayroon kang makontent. Nananawagan ka pa ng Pasko na katahimikan. Sa palagay mo, matatahimik doon sa ginawa mo na yun. Sige nga, sa palagay mo, ngayon sabi ni Kuya Val, pag hindi siya nag-sorry, si Maribig, sa kanyang mga sinabi, pwede siyang kasuhan. Doon sa paninirampurin niya kay Melissa, doon sa sinabi niya na yun na yung bata, bibihisan ng gusgusin para maraming maawa, may kaso siya doon, Maribig. Pinahamak mo, Joel Salcedo. Anong napakagaling na reaction niya dito ni Lods Bayuna TV. Napakagaling. Sinama doon sa video. Dapat pinutol mo na, hindi mga sinama yun. Kasi lalo mapapahamak si Maribig. Kung nakikita ninyo si Jimel na siya ay nagpapasan ng ganito, nag-i-give, yun po ang ginusin, yun po ang gusto rin ng mga vlogger ng sumikat. Nung pong hiniram yan si Jimel nila Rab, ang sama po ng damit yan. Sinabihan ko pa po yung Jimel, magbihis ka at ang sama ng damit mo. Anong sagot nila? Bayaan mo na po ang yan, mas maganda nga yan, nakakaawa. Ay di nga ang gusto nila, paawa para may mga tumulong kala Jimel. Ay hindi naman po kailangan magpaawa ng isang tao para tulungan mo. Panirap po rin talaga. Bulaan ka para makahingi ka ng tulong. Para makamalimos ka sa tao. Ako po okay lang sa akin na si Melissa. Sana nga po yan ay talagang suportahan ninyo hanggang nabubuhay. Pati yung mga anak niya, mapagtapos po niya ng pag-aaral. Yun lang din po ang sa akin kasi kawawa nga baga po, nakakaawa. Santang-santa. Siya baga po, nakakaawa po si Melissa. Lalo na yung mga sinasabi niya. Diba? Sablay. Yan ang sinasabi ni Kuya Val. Yan ang sinabi ni Kuya Val. Ipinahamak sablay mo si Maribel Joel Salcedo. Yung video, kinat-cut mo na eh. Pinutol-putol mo na, chinap-chap mo na eh. Maganda na yung pagka-edit mo eh. Pagdating sa dulo, doon ka pumalpak. Mayroon kang ano eh. Mayroon kang gustong sabihin. Mayroon kang ano eh. Sariling interes eh. Bakit po sinama yung clips na yun eh. Yung dulo na yun eh.
Pinutol-putol mo na yung video eh. Kinat-cut mo na eh. Pagdating nun, yung portion na yun dapat, hindi mo isinama yun. Alam mo kung bakit? Lumalaki na nga yung issue, dinagdagan mo pa. Ngayon, sabi mo, wag nang i-bash si Marivic. Anong ginawa mo ngayon? Dinagdagan mo ng problema yung tao. Lalong dadami yung basher niya. Tama. Basahin mo yung mga comment sa'yo. Oo. Yung mga comment dyan sa video mo. Ang gusto mo, mawala na yung issue. Oo. Gusto mo na correct, matapos correct. Na. Pero ikaw, gumawa ka pa rin. Ha? Gumawa ka ng malaking issue. Pinutol-putol mo na yung video. Sana, di mo na sinama yun. Kinat mo na rin sana yun. Kung mayroon kang patunay doon sa sinasabi ni Marivic na yun, ilabas mo, patunay mo, ipatunayan mo na gusto ng Kalingap, gusgusin ng bata. Tama, tama. Para maraming para maraming mabilisan lamang, no. Dito kay Mr. Joel Salcedo. If you are listening, no? If you are listening, just listen. Okay. Tama 'yung sinabi ni Boss Bayona. Actually, ang tanong lang naman dito eh, ano ba ang purpose mo o motibo mo sa paglabas ng video na 'yon? Sapagkat napanood ko eh 'yung sinabi mo eh before that. Eh, ang sabi mo, gusto mong malaman 'yung side ni Ate Marivic. Hindi lamang yung side ni Ate Melissa. Para magkaroon ng balancing, no? Makita din natin yung side ni Ate Marivic. Well, wala naman po talagang masama. No? Tama nga yun na nakikita din natin yung side. Yung other side of the story. Lalo na dun sa panig naman nila Ate Marivic. Provided na ang motibo mo, na ang purpose mo ay para sa kaayusan. Para mabalansi ang lahat. Para malutas ang problema. Yan, dapat ang malinaw, no? Kapag gagawin natin ang isang bagay. Nakagaya nga na sinabi ni Boss Bayona na tumasang blood pressure. Pinutol-putol mo na yung video eh. Kinat-cut mo na eh. Pagdating nun... Tama nga na nag-i-edit ka eh. Yung mga bagay na sa tingin natin na hindi na natin kailangan sabihin, kinakat natin sapagkat hindi naman kailangan. Doon sa mga bagay na sinabi ni Ate Marivic kay La Kalingap Rab that represent all the Kalingap team patungkol kay Chimel, patungkol kay Nanay Melissa, ay hindi na dapat na napanood natin. Dapat inalis mo na yun. Tama yung sinabi ni Boss Bayona. Dapat wala na yun. Inedit mo na yun. Kinat mo na yun. Meron tayong tamang pag-iisip. Meron tayong tamang judgment. No? At pagkakaintindi. Kung ang ating purpose ay maayos, there's no such space in hell na isasama pa natin sa edit. Well, lahat tayo nagkakamali. Kung ito ay content lamang, dahil gusto mong magka-content, well, nagawa mo na nagka-content ka. Okay, hindi kita dyan na-judge, boss. Pero dahil nagka-content ka, nagka-content din kami. Kaya nagka-content din kami. Kaya maraming salamat. At ngayon, binabanata ka. Maraming nagko-comment sa'yo, Mr. Joel Salcedo. Kasama na dito si Boss Bayona. At ako naman, hindi naman kita i-judge dahil ako ay alam ng marami na hindi naman ako nang-aaway at mahirap makapag-away ang isang Adonis sa mga mahihinang nilalang. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang mas matimbang sa inyo. Ang gumawa ng issue o ang mag-solve ng problema. Hindi ko alam kung ano ang mga dinede nyo kung malita kayo, bakit kayo ganyan. Hindi ko rin alam kung ano mga pinagkakain nyo kung bakit nawawala ng sustansya ang inyong mga brains. Siguro kakakain nyo ng noodles kaya kayo nagkagawa. Na imbis na makabuti ang paglalabas mo ng video para makita ang the other side of the story ay mas makakasama lang. Sinabi nga ni Kuya Bal na huwag nang gawan pa ng issue pero ginagawan pa rin ng issue. Hindi ba? Aminin man natin sa hindi. Meron tayong purpose dyan kung bakit hindi natin tinanggal yung part na yun, no? Na ang gusto mo lang naman ay maipakita yung kabilang side para sa ikaayos. Kung para sa ikaayos, dapat wala na yun. Wala na yung parte na yun na sinabi ni Ate Marivic. Hindi ka ba natatakot kay Boss Bayona kapag nagkaharap yun? Ito lang maipapayo ko, ha? So ayan mga kapatid, ano, narinig ninyo yung ano. Alam nyo sa totoo lang mga kapatid, ito ay ginawa natin ng reaction video kasi alam mo itong si Derek Nowelsa, ito isa sa mga paborito kong reactionist. Kasi ito po, si Derek Nowelsa, nakikita lang natin yung kanyang pagpapatawa. Nakikita lang natin yung kanyang mga reaction sa pagpapatawa, pero hindi natin nakikita kung ano ang aral na makukuha natin mula sa kanya. Ako po mga kapatid, ako'y sumasaludo dito kay Derek Nowelsa kasi nga, yung lahat ng mga sinasabi nito, may joke man yan o hindi,
simpleng tira niya. Simple lang. Pero kung ikaw halimbawa ang magiging topic at kung aaralin mo, ay magkakaroon ka ng aral. Ito ang gustong-gusto ko kay Derek Noel. Sa kaya, kinuha ko itong vlog na to kasi nga, iniidolo ko sa paggagawa ng reaksyon at talagang nakikita natin na mas gusto niyang makapagpasaya ng tao kahit na gumagawa siya ng reaction video. At ito nga ang ating gustong mangyari sa ating gawing reaction video, pero magkaiba kasi kami ng strategy. Kayang-kaya niyang magpatawa ng kapwa natin Pilipino kasi gusto niya talagang magpasaya ang ating kapwa Pilipino. Kaya sana po mga kapatid, suportahan natin itong si Kambal Derek Nowelsa at saka si Lods Bayona TV. At napakaganda po nung kanilang mga video na yan. Napakaganda po ng mga kapatid. At pwede nyo dalawin yung kanilang mga video. Pwedeng-pwede. At ilalagay natin dito sa ating dyan sa ating ano na lang, sa baba. Kasi nautal na ako. Ilalagay natin dyan yung kanilang mga link. Para sa ganun, hindi na kayo mahirapang dumikit sa mga tao na ito. Mga kapatid, panoorin nyo at lagi kayo sumubaybay dito kay Lods Bayona TV at saka kay Derek Noel sa makakakuha kayo ng magandang aral. Hindi lang ang napapansin lang natin kay Derek ay magaling siyang magpatawa, pero napakagaling po niya about sa mga Bible, sa lahat po. At maaaral ninyo siya, mapapag-aralan ninyo ang kanyang mga kilos. So mga kapatid, maraming salamat and God bless po sa ating lahat and thank you very much. Sana po suportahan natin Derek Noelsa and Lods Bayona TV. Thank you and God bless sa ating lahat.